Welcome back to my channel. This is Eunice for today vlog. Ay, i-share ko lang po sa inyo. Ito siya, guys. Oh. Ito siya. Ayan, ang laki. Ayan, guys. Alam nyo, guys, kung ano ang partner natin dito. Malunggay lang naman, guys. So, lang dito, guys. Yan. Tapos, tamang-tama, perfect combination. May kinunot tayo. Magluluto tayo ng kinunot. At lulutoin natin yun sa may gata. Okay, guys. Ito po ako ngayon. Cooking for Musi. Kilo size kilos. Okay, guys. Yeah. Ano na natin, guys. Papakuluan na natin po. So, ituturo ko po sa inyo kung paano magtanggal ng tilik sa musi. Isahin natin yung tilik. Ito na, guys. Magtatanggal na tayo ng tinik niya. Ito, guys, oh. Yan. Iisa-isahin natin tong tinik na to para matanggal. Ito, guys. Yan. Ganito po ang pagluto ng musi. Kung gaano po siya kahirap gawin, pero napakasarap naman po siya pag naluto. Ewan ko po sa ibang lugar kung kinakain to, pero magkaiba po ito sa butete at sa musi. Magkaiba po yun. Yung butete ay nakakalason, ito pong musi ay hindi po ito nakakalason. Gumamit ako ng nail cutter. Tapos ko natanggalan siya ng mga tinik. Ayan. At ito na po, guys, ang ating mga ingredients. Ito na po natin ang bawang. At ilalagay na po natin yung musi. Ayan, guys. Lulutuin muna natin siya. At lalagyan natin ng konting patis. Ang panlasa. Magic, magic sarap. Salt. Ilalagay na natin ang malunggay. Yan, guys. Antayin lang natin siyang humupa. Guys, dyan. At ilalagay na natin ang coconut milk sa 500 ml. Ito po siya, guys. 500 ml. At another 500 ml coconut milk. Yun. Yan. Aantayin lang natin siya, guys. Maluto ang ating malunggay. At wag natin itong tatakpan dahil linagyan na natin siya ng coconut milk. Kasi pag linagyan natin, ay pag tinakpan natin siya, guys, ay mamumuo yung latik ng ating gulay. So, hindi po maganda yun. So, kailangan sama-sama yung latik ng ating kinunot. So, huwag pong tatakpan. Hahayaan lang po natin to na ganito. Yan. Antayin lang po natin, guys. Maluto. Ayan, guys. Nagsasama-sama yung latik niya sa ating gulay. Pag kayo po ay magluluto ng may gata, huwag na huwag niyo pong tatakpan ang gata niyo dahil mamumuo po yan. So, hindi po sama-sama yung pagkaluto ng latik. So, hiwa-hiwalay yan. So, hindi mo malalasahan, guys, yung coconut milk sa iyong linutong gulay. So, yan po ang sekreto. So, another tips. Diba, sama-sama yung pagkaluto ng latik. Kasi kung tatakpan mo yan, guys, nako, mamumuo na yung latik-latik niya dyan. So, yan. Yummy na. Pagluto na yan, guys, meron akong kalamansi dito. At binabad ko yung onion. Dahil pagluto na siya, guys, ilalagay natin siya dyan. Pampasarap din po to, guys. Kalamansi at onion. Ilalagay na natin ang sili. Buo lang siya, guys, kasi yung kung ayaw ng maanghang, makakakuha dyan. At yung sili labuyo.
Walang hinog kasi guys dito eh. Lahat green pa. So, no choice tayo. Ito na lang muna ang ating sili. Green. Atin itong calamansi with onion. Haluin natin, i-mix natin. Yan. Okay na po guys. Luto na ang ating kinamon. So, pwede natin siyang takpan. Okay, ready to eat na yan guys. Hi guys, kakain na po tayo dahil luto na po ang aking linutong kinonot. So ayan, dito guys sa probinsya, hindi na kayo hindi dito uso ang, sisiparit mo pa yung ulam sa mangko. So dito sa probinsya guys, pag kumakain kami, ayan, nandito yung kanin mo at saka nandito yung ulam mo. Sabay-sabay na yan guys. Ganon dito sa probinsya guys. Tara, kain na tayo guys. Salamat sa panonood nga pala guys. By the way, kung bago ka lang po sa aking video, please subscribe my channel and leave a thumbs up sa aking video pag nagustuhan niyo po guys. Then, comment po kayo kung meron po kayong mga katanungan. Pwede po kayo sa akin magtanong at sasagutin ko po yan. Alright guys, thank you so much for watching. Mmm, sarap.